Hey, what's up mga guys, and welcome to my channel, Al Motor Clinic. So ngayon guys, sa video kong ito, ituturo ko sa inyo ang pinakasimpleng paraan at pinakatipid na paraan kung paano i-repaint yung body cover nyo. So kung nagpapakasakali kayo na magkaroon ng plano i-repaint yung body cover nyo at naghahanap kayo ng makatipid at simpleng mga paraan para kahit simple, so maganda pa rin tingnan. Parang professional yung pagkapintura ng inyong body cover. So dapat mo itong panoorin para magkakaroon kayo ng kaalaman at ideya. So mga basic steps na kung paano i-repaint yung body cover nyo sa inyong motorsiklo. So maya-maya guys, ituturo ko sa inyo mga simpleng paraan at step-by-step tutorial kung paano i-repaint ang body cover nyo ng mura-mura lang ang ating mga materialis. So ito na guys, ang mga materialis na ating gagamitin ay spray can lang. At sa spray can, ang kanyang presyo ay So ito na guys, ang spray can ay nakakahalaga lamang ng 100. So ang kulay na ating gagamitin ay yellow. So ito yung third coat natin, yung yellow. Kasi yun tong, ito yung kulay na gusto ng may-ari at saka ito yung kulay na nakarestore ng kanyang body cover. Tapos ang unang gagamitin natin guys, ito yung primer gray guys, ito. So gagamit tayo ng primer gray kasi ang purpose nito guys, ito yung kumakapit sa plastic cover natin. Hindi yung pwedeng didiretso tayo sa second coat, yung kulay puti. So kailangan uunahin muna natin yung primer gray kasi ito ang nagdadala sa ating mga body cover at mga pintal na hindi siya matatanggal ng madali. So tatagal pa siya ng mga 3 to 3 years na kaya siya masasira. So pangalawa guys, puti. So kadalasan kasi sa mga may kulay ng mga motor, so kung gusto mo talagang lumabas ang tunay na kulay ng inyong body cover, so kailangan gagamit kayo ng kulay puti saka kayo pumunta sa third coat, so sa final color na talagang gusto nyong makuha sa inyong body cover. Kasi ang advantage ng may kulay puti guys, lilitaw yung tunay na kulay ng inyong body cover. Kung didiritso kayo sa yellow, ang mangyayari, so ang kulay ng inyong body cover ay nakapangit at saka madilim. Kasi dito tulad ng gagamit tayo ng puti, lalabas yung tunay na kulay ng inyong body cover. So pagkatapos ating unang gamitin yung primer saka gamit tayo ng kulay puti, pagkatapos ng kulay puti gagamit tayo ng kulay yellow. So pag matapos na natin yung yellow, nakagamit tayo ng kulay yellow sa ating body cover, so kailangan pa rin tayong gumamit ng clear guys. Ito yung clear. So ang purpose itong clear guys ay ito yung final coating talaga ng ating body cover. So kapag nakagamit tayo ng third color, so itong yellow, so gagamit pa rin tayo ng clear. Ang purpose itong clear guys para ang tunay na kulay kintab ng inyong pintura sa spray can ninyo ay lalabas at gaganda talaga. So ito yung nagdadala ng bida guys sa final kintab ng inyong motorsiklo. So kung hindi kayo gagamit ito guys, may tendency na ang inyong kulay ng inyong motor ay matatanggal at saka madadaling malusaw sa original na pintura na ginagamit no, itong kulay yellow. So ito yung importante sa lahat guys, gagamit talaga tayo ng clear kahit anong pintura na gamitin nyo. So maya-maya guys, simulan na natin yung mga simple steps kung paano mag-repaint ng body cover. So unang natin gawin ay magliliha muna tayo ng plastic, tapos patutuyuin natin ang plastic saka natin gagamit ng primer. So ito na guys, ito yung liha na gagamitin natin, 800. So ito yung gagamitin natin pang paliha sa plastic. Pagkatapos patutuyuin natin saka natin gagamitin ng primer gray. So ito na guys, ito yung unang lilihain natin yung front fender niya. So ito yung front fender. So lilihain muna natin siya gamit ang liha ng 800. So tapos gamit tayo ng tubig. So ito lang guys, napakasimple lang. So unang gagawin niyo sa inyong plastic ay lilihain niyo muna. So napaka-importante guys na lilihain niyo muna yung plastic niyo kasi ang purpose nito para kakapit talaga yung primer gray niyo na unang coating ng inyong spray can. Pagkatapos niyong maliha guys ng ang plastic, so tutuyuin niyo muna ng ilang minuto. Pagkatapos na matuyo saka
tirahin nyo na ng primer brake. So, ito na guys. Ito lang kasimple ang pagliha ng plastic. Tapos, pagkatapos magliha guys, patutuyuin muna natin ito. Ang ilang minuto. Sorry. So, ito na guys. Natuyo na natin yung front fender natin. So, natuyo na siya pagkatapos natin lihahin. So, ang sunod natin gawin, pipiturahan natin siya. Ito ang natin gagamitin, yung primer brake. So, ito yung kumakapit sa plastic natin. So, ang direction ng pag-repaint nyo guys, dapat one side lang, side by side lang, saka distansya lang siya. So, estimate lang pag-distansya guys. Gayahin nyo lang ginagawa ko guys. Ganun lang, kasimple yung pag-repaint guys. Para makuha ninyo ang pinakamagandang pag-repaint ninyo sa primer. Side by side lang guys at saka distansya lang para mas maganda talaga ito yung primer gray natin. Tignan nyo na guys, napaka easy lang mag-repaint guys gamit ang spray can. So pwede kayo lang mag-repaint lang yung motor guys. Gayahin nyo lang diskarte ko guys, dapat distansya lang, tapos wag lang magmadali para makuha talaga yung perfect na pag-repaint nyo. Ganyan lang guys, siuntiin lang hanggang sa makulayan yung buong plastic na titirahin nyo. So yun lang guys, napakasimple lang ang magtira ng primer gray. So patutuyin mo natin ito, tapos ang sunod yung gawin at gagamit tayo ng kulay puti. So ito na guys. Natapos na nating gumamit ng primer gray kanina. So nagpakita ko sa inyo kung paano ang discarding o paano gumamit ng primer gray. So ito yung wings niya ng SR125. So ito yun. So natirahan ko na siya ng primer. So ang susunod nating gawin pagkatapos ng tirahan ng primer, puti na natin gagamitin yung kulay puti guys. So yun ang second coating natin guys. Yung ginawa ko kanyang direction, gayahin nyo lang yun guys para maganda talaga ang resulta ng pag-repaint niyo. So bago nyo pinturahan yung plastic, so linisin mo nyo na ng tela para yung mga alikabok sumukuha. So ito na guys, gagamit na tayo ng kulay puti. So ito yun. So yun pa rin ang direction nyo guys. At distansya pa rin. Ito lang guys, oh. Side by side lang direction guys. Tapos tatamaan nyo lang yung mga area na hindi nakulayan. Sarad dito. So hindi siya masyadong puti. Balikan nyo. Ito yung first coating ng white. Pagkatapos kabila naman. Dapat nasa gilid lang kayo guys. Kasi ang advantage dito, kapag nasa gilid lang kayo na nagtira, yung pintura nyo hindi siya tumutulo dito sa gitna. So makakaiwas kayo sa disgrasya ng pag-pinturahan. Para dito siya tumulo sa ibaba. Kaya dito ang diskarte ko guys. Nasa gilid yung pintura. Napakasimple lang magpintura guys. Gamit ang spray can. Side by side lang. Tapos tamaan nyo lang yung mga area na dapat tamaan. Pagkatapos limitahan nyo lang pagtira para hindi magkakaroon ng tulo. Yun lang guys. Oh, napakasimple lang. So maganda ang kanyang resulta. Pag hindi tapos guys, pag dito sa babaw hindi siya natamaan. So ito lang guys, pinyang itagilid. So guys, tingnan nyo lang ginagawa ko guys, napakasimple lang pagtira na puti. So ito na guys, napakita ko sa inyo kung paano gumamit ng spray can yung kulay puti. So ang susunod natin gawin guys, patutuyuin mo natin ito ng ilang minuto, tapos yun namang third coating natin guys, yung kulay yellow. So ito na guys, natapos ko nang ipinakita sa inyo kanina kung paano gamitin yung second coating natin, yung kulay puti. So ito na yung side cover niya sa likuran. So ito yung finish pad ako na kulay puti. So hindi ko na ipinakita sa inyo kanina kung paano pagtira ng kulay puti sa back cover niya. So ang pinakita ko sa inyo kanina,
yung wings lang niya. So same lang na procedure guys, side by side. So ayan guys, ililisim natin siya ng kuhan, napatuyo ko na ito sa init. So lilinisin muna natin na nagtela, saka natin tirahin yung third coating natin guys, yung kulay yellow. Yung direction pa rin kanina guys, gayahin nyo pa rin yun, yung side by side, para maganda talaga ang direction, pagkulay ng pintura natin. So ito na guys, ito na guys, ito na yung kulay na gusto natin, yung kulay yellow. So dito na makikita guys ang paglitaw ng kanyang kulay, kasi nilagyan natin sa puti. Kung hindi natin nilagyan puti, so napakapangit talaga ng resulta, makulilimin yung kulay yellow natin. Ito na guys, simpleng pag spray lang guys, kunting pindot-pindot side by side, at saka huwag kalimutan ang distansya. Yan guys, simpleng pag spray lang, tapos unti-untiin nyo lang pag balik sa area na hindi natamaan, para makuha talagang pinakadabis na kulay. Ganyan ang kasimple mag spray guys, gamit ang spray can. Kung may plano kayong spray yung recover nyo, so simulan nyo na. Bumili lang kayo ng boosting brand na spray can guys, kasi itong pinaka the best at pinaka tested na brand. Kasi hindi ito tumutulo dito, di katulad ng iba na brand. Ang problema dito ay tumutulo ito. Itong boost net, tested ito guys. Hindi pa ako napahiya nito, kaya itong pinaka the best na spray can na gamitin nyo. Sa napakamura pa, sa halagang 100, okay na yung motor nyo. So na guys, malapit na matapos yung yellow natin. So yung mga may words dyan guys, ito talaga may Honda. So tinakpan ko yan para pagkatapos ng spray natin, hindi yan matatabunan na pintal. So ganito lang guys, side by side. Tapos mamaya pag may kulang pa talaga sa kulay niya, pwede nyo i-repeat mamaya yung pag-spray, para makukuha talaga yung tunay na kulay ng inyong gusto nyong desire na pag-spray. So ito na guys, ito na guys. So kita nyo naman, yun naman, simple lang ang aking pagtira. So napakalinis ng resulta. Yung direction ko, distansya lang at nasa gilid lang yung spray. Huwag yung spray sa babaw, kasi tutulo yung spray kapag spray gun, spray can yun, napakapangit. So ang pinaka-last guys, so ito yung clear coat, ito yung nagdadalang bida talaga sa ating pintal. So kapag wala ito guys, ang ating mga pintura ay matatanggal at magwawalang silbi. So kailangan talaga gumastos kayo ng clear coat. Mura dito guys, sa halagang 100, hindi kayo magsisisi, kasi yung kulay na kintab niyan, hindi niya mas matatanggal basta meron yung clear coat. So ito na guys, ito na guys, ito na yung napatuyo na natin yung yellow. So ito na guys yung performance ko. Hindi ako professional na pintor guys, pero kita nyo naman, kita-kita kung magpa-follow lang kayo sa aking direction kung paano i-repaint yung body cover. So kung makukuha lang ninyo yung diskarte ko, so ito rin ang magiging resulta ng yung body cover. So ngayon guys, para lilitaw talaga yung tunay ng kulay niya, gagamit tayo ng clear coat, o mas kilala bilang tawag na top coat. So yun guys, ito yung clear. Nakakahalaga nito ng 100. So yun pa rin direction guys, side by side pa rin. Tingnan nyo guys, mas kikintab talaga ang totoong kulay niya kapag nilagyan natin ng clear coat. So ito yun. Yan. Dito lang ito kanina guys na medyo magaspang pa ito. So nilagyan natin siya ng clear coat. Pwede nyo i-repeat guys lang dalawang beses, kung hanggang sa satisfy kayo sa kanyang resulta at kintab ng inyong kulay na resulta ng inyong motor. So ito na guys, ito na yung pinakalas at pinali nating trabaho. So kita nyo naman, basic steps lang pero magandang resulta. Sana sa video kong ito guys, may natutunan na naman kayo, nagkaroon naman kayo ng ideya, at nagkakaroon naman kayo ng kunting kalaman sa aking channel. Kung nagustuhan nyo at
nakatutulong ito sa inyo. Huwag niyo sanang kalimutang i-like at i-subscribe para updated kayo sa aking mga video. Salamat sa oras na inyong panonood. Magandang araw sa ating lahat at huwag kalimutang mag-ingat sa pamamaneho.